guys, maulang hapon sa inyong lahat. Ang sarap maligo sa ulan, no? Bagong ligo, diba? So, ito, ang topic natin ngayon, wait lang, dito tayo, maingay kasi. So, ang topic natin ngayon ay tungkol kung paano mag-check ng ibon bago tayo bumili. Bali, pagbibili kayo ng mga ibon, na mga bagong ibon, kailangan mas maganda kung pick up. Kung kayo mismo pupunta dun sa bibilan nyo para makita nyo yung pinaka-ibon. Para na-check nyo kung ano yung, kung okay ba yung ibon bago nyo bilhin. So, ang dapat natin tignan sa mga ibon, syempre yung pinaka-itsura niya. Yung yung paa niya, yung pakpak niya, o yung mga buntot, mga balahibo, ganon, yung mata, kung may problema ba. So, para maiwasan natin na matalo tayo sa ibon na binili natin, na pinag-ipunan natin, kailangan maganda yung ibon. Walang issue yung ibon, walang sugat, walang putol, walang sugat, ganun. So, kailangan maayos ang pagbili natin sa ibon na hindi masasayang yung pera natin. So, para malaman natin yung mga magandang itsura ng ibon natin, so magte-try tayo ng mga ibon natin na i-check natin kung maganda ba yung balahibo nila, yung paa nila, kung may sugat ba, lahat ng parte na pwede. So, titignan natin yung mga ibon natin. So, hanap muna tayo ng isang ibon, tapos pakita namin sa inyo kung ano yung mga magiging itsura. Okay? Teka lang. Siyempre, kung gusto natin ng maayos na ibon, siyempre, kailangan maganda yung pakpak nila, yung paa nila, tulad nito. Ayan, wala siyang problema sa paa, wala siyang sugat. So, kailangan, pagpipili kayo, kailangan maganda. Wait lang, ang sakit sa manok. Ayoko na talaga nagkakapit ng ano, ng ibon. Ang sakit nila manuka. Feeling ko mabibitawan ko sila. So dito na lang natin i-explain sa upuan. Okay? Okay lang ba? So ayito, para ma-check natin yung balahibo niya, eh kailangan perfect yung ano nila, yung pakpak nila. Sorry, yung parte ng pakpak niya dito medyo ano, kasi basa kamay ko eh. Umulan kasi. So ayan. Kung mapapansin nyo, yung pakpak niya ay kumpleto naman. Hindi natanggal yung ibang pakpak niya. Tapos, yung mga ibang balahibo pala. Tapos, yung paa, wala naman sugat. Walang tuka, walang dugo. Walang putol na daliri, walang putol na kuko. So, ayun. Ganun dapat tayo tumingin. Sa mata naman, kailangan walang kulay pula dyan. Yung linyang kulay pula doon sa eye ring nila. So, mayroon kasing mga ibon na may kulay linyang pula sa mata nila, tapos sugat yun kakakamot ng ano, ng pwede nilang maging partner or kakakamot nila ng gamit ang paa nila, ganun. So kailangan kapag pipili kayo yung magandang balahibo, yung kompleto talaga, walang problema sa panglabas, walang kompleto sa panglabas na anyo. So ito, perfecto, wala siyang problema. Balik na natin siya, tapos hanapin naman natin yung isang ibon ko na may problema. Okay, ito naman yung ibon kong isa na akin talaga to. Bali, lumaki na to sa akin. Nabili ko siya ng 4 months pa lang. April. Bali, April, May, June, July, August, September. So, 5 months. Bali, naging ano na to. 9 months na halos to. Bali, nag-matured na to sa akin. Bali, ang problema nito, binili ko naman siya na walang problema. Nung nilagay ko siya sa flight cage, dahil dumadami na yung ibon ko noon dati, nagkaroon siya ng mga kaaway. Kasi matapang din to eh. Ang dami niyang inaaway din, inaaway din siya. Tapos, ang problema niya dito ay isa lang. Yung kanyang daliri, yung kanyang kuko. Kung mapapansin nyo, ayan, wala siyang kuko doon sa dulo ng isang daliri niya. Ang kulit-kulit naman ito. Pwede ba sila maging ganito? Ayan. Kapag nakuha natin... Ito. Ganito na lang. Baba. Ayan. Easy ka lang. Ayan. So, ayun o. Bali na, makikita nyo doon. Ayun.
paano ba natin makikita ng malinaw? Ayan, oh, walang kuko, di ba? Ayun, oh, walang kuko. So, ito, pagbibili kayo, syempre, ay yung kumpletong daliri, kumpletong kuko. Kasi, minsan, nagiging epekto rin yan sa pagtatagal ng mga breeding, lalo na kapag natutroma yung ibon natin. So, ito, breeder ko to eh. Bali, sa akin lang to, hindi ko to balak ibenta kasi nga may problema. Kaya, akin lang to, ayokong ibenta to sa iba kasi nga may problema. Syempre, mas okay kung walang problema yung binibenta natin. So, ito, may problema siya sa kuko. Natanggal yung isang kuko niya sa flight cage nung may flight cage pa akong kahoy. So, ito, isa to sa mga hindi magandang itsura ng ibon. Kahit isang kuko lang nawala, pangit na rin tignan yan para sa akin lang naman. Kung okay lang sa inyo yung ganito, edi okay lang. Sa akin kasi, gusto ko mapili ako eh. Maganda yung mga ibon. So, ito, balik na natin to. Hanap pa tayo ng isa. So, ito, ayaw niya lumabas sa ano niya, sa kulungan niya, sa nest box niya. Dito na lang natin ipaliwanag. Naka-flash naman eh. Bali, itong kulay green na to, ang problema niya dito, yung kanyang pakpak. Bali, wala yung dulo ng kanyang pakpak dito. Wala yung kulay itim. Di ba sa mga ibon, may mga kulay itim? Ayan, tulad nito, yung green. May itim sa dulo ng pakpak, di ba? Yung flight wing nila. Dito naman, wala. Isya, wala. Kung makikita nyo dyan, putol. Bali, parang itong jowa niya dito, itong puti, itong pastel, ninangat-ngat lang ninangat-ngat yung tip ng pakpak. Bali, nagkaroon na ng problema yung breeder na to sa pagdating sa pakpak. Itong kulay green na to, yung cock na to. Ito yung cock, yung green. So, yung pakpak niya, yung flight wing niya, nauubos dahil dito sa partner niyang pastel opa na hen na to. Bali, nung nakaraang araw din, nakita kong itong pastel opa na to, ninaat-ngat nung yung ano niya, yung bastard wing niya. So ayun, natanggal. Ito panay kutkot ng kutkot sa pakpak, kaya nagka-problema na tong isang ibon na to. Ayan, nagkaroon na siya ng problema, kaya mahirap na rin tong ibon na to. Pero okay lang, ikikip ko na lang siya, hindi ko na siya ibabalik kasi nakakahiya na ibalik yung ibon, lalo na kapag napansin ng buyer na may problema pala yung ibon. So, nakakahiya kasi na ganun. Na, ayun o, tingnan nyo. Kung mapapansin nyo yung pakpak. Palabasin ko. Gusto ko kasing kunin eh. O, ito na yung ibon. Para makita nyo dito tayo sa liwanag. Ito. So, kung makikita nyo dito, yung pakpak niya may problema. Ayan o, tingnan nyo. Bitin o, diba? Ayun o. Kita nyo yan. Ayan o, bitin, putol. Tapos yung bastard wing niya nandito sa kabila. Ina sa kabila. Wait lang, sorry, ang gulo ko. Ayun, eto, nandito. Sira yun. Ayan o, kita nyo. Ayan o, may tanggal na balahibo. So, etong isa na to, may problema to sa pakpak niya. Ayan, kung mapapansin nyo, ubos yung pakpak niya. Wala yung itim na nandito sa dulo. So, ito yung problema nito, yung pakpak niya. So, kung kayo ay maghahanap, ayun o. Dun ka, tingga dun. Ayan. So, try natin kunin. Pakita namin sa inyo. Ayan o. Putik. Huwag ka makulit. I-videoan ka lang namin. So, ayan o. Tignan nyo. Yung pakpak. Ubos. Ubos yung pakpak niya dito. Ayan o. Diba? Ang liit niya tignan. Oh. Ubos. Ito yung dahil sa ano? Ito yung dahil sa partner niyang hen na kinukutkot ng kinukutkot, panigurado. Bali, nung binili ko to, may problema na to. May problema na to. So yun, binalik ko na siya kasi feeling ko nahihigpitan ko na yung hawak ko sa kanya. Bali, yung pakpak niya kanina, ayan o, kita nyo, putol. Bitin na bitin. So, nung binili ko to, panigurado, etong pares na to doon sa
pinagbilang ko, eh may problema na. Bali, nung nasa kanya pa lang, may problema ng ganyan. Kaya siguro ito ang binenta niya sa akin. Siguro nga, ayun nga, may problema. Kaya in-out niya sa akin. Na hindi ko naman napansin kasi may tiwala naman ako nung sinabi niyang wala namang issue. Breeder naman daw niya to, proven naman daw. So, nagtiwala naman ako na walang problema yung ibon. Kaya ayun, kung kayo ay bibili, syempre ng mga alaga nyo, ng mga bago, so hingian nyo ng picture ng paa, ng kuko, ng pakpak, ng buntot, ng mata, kung may mga problema ba. So ganun, hingian nyo lang, hindi naman masama yung manghingi, hindi naman masama yung i-check lang, i-double check lang yung ibon kung may problema ba or sa panglabas na katawan. So ayun, wala nang problema dun. Kasi kung gusto nyo lang naman makita yung katawan nila, tapos sure basta sure buyer kayo na gusto nyo bilhin. Tapos kung may makitaan kayo ng problema, eh pwede naman kayo tumanggi. Hindi naman masamang tumanggi kung may nakita ko yung problema sa ibon. So ayun, ayun lang ang aking experience dito sa aking mga alaga. Bali, meron akong may problema ako sa isang ibon na walang kuko. Yung natanggal yung kuko. Dahil sa akin yun, dahil sa flight cage yun. Tapos yung isa, yung nabili ko na walang flight wing, yung dulo, yung tip ng flight wing, tulad nito, yung ito, yung kulay itim ng ganyan, wala siyang ganyan. Napudpud, kinutkot ng partner. So, ayun ang isa kong problema dito sa ibunan, kung bakit nabentahan ako ng ganun. So, hindi ko naman masisisi yung nagbenta sa akin kasi hindi ko naman din napansin na ganun pala yung ibon niya. Kaya, okay lang. Alagaan ko pa rin sila. Ikikip ko pa rin. Sana maganda ang breeding nila. Basta wala silang problema sa breeding, okay lang sa akin yun. Kaya, hindi ko na ibabalik yun. Mas okay kung kung proven talaga sila, okay na yun sa akin. Hintay ko na lang mag-itlog yung pair na yon, yung pair na to. Ayan sila, hintayin ko na lang sila mag-meet kung tunay bang proven sila. So, hintayin ko na lang na proven ng itong dalawang to. Kung proven sila, okay lang kahit sira yung pakpak nito. So, ayan. Salamat sa panonood, guys. Sana may natutunan po tayong lahat kung paano mamili ng ibon. Kung may problema ba sila or wala. So, please guys, please be aware sa ibon, sa mga bibili nyo, mga ibon na bago, basta wala silang problema sa panglabas. Okay na yan. Okay? So, wait lang. Mag-shoutout muna tayo. Okay, shoutout naman tayo. Shoutout kay Darius Sunga Senyeres. Shoutout din kay Harlin Kalamba, kay Parayao Gaming, kay Ronald Alagaban, kay Det Gasam, kay Jello Chua, kay Kamuel Maranata. Shoutout din kay Brian Mendoza, Ricky Ha David. Shoutout din kay Brian Cruz at sa kanyang anak na si Bryl Wesley Cruz. Shoutout din kay A1 Patch. Shoutout din kay Julius Filia. Shoutout din kay Avriel Maranan, kay Florence Aquino, kay Ray Sardea, kay Alvin Pastor. Shoutout din kay Kenneth Resplandor. So shoutout din kay Mariem Buenaventura, kay Joshua Wage. Shoutout din kay Kiona Kisha, kay Kero Ganzon, kay Mark Daniel, kay Joseph Villegas, kay Amelita Kiambao, kay Irene K.P. Serrano. Shoutout din kay Ivan Sermona. Shoutout din kay Ruel Rivera. Shoutout din kay Ricky Dakara. Shoutout din kay Samuel Balagtas. Kay Tai Highlights. Kay Kevin Jan Agravante. Kay Bird Hobby Student BGS. Shoutout din kay Jake Mesa. Kay Vipinosa Arce. Kay Dengs. Shoutout din kay Jerson Pasqua. And shoutout kay Dennis Balabas. So, kung gusto nyo pa shoutouts, comment lang po kayo. Isa-shoutouts namin kayo sa next video. At kung kayo ay may katanungan pa, mag-comment lang at sasagutin namin yan sa susunod na video din. So, ito na ang dulo ng ating video. Kung may natutunan po ang lahat, bigyan lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel,
Pindutin nyo ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So tapusin na natin tong video. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.